Malaki ang pasasalamat ni Nanay Jocelyn sa inisyatiba ng San Vicente National High School na maglunsad ng Learning Resource Community Center o mini library sa kanilang barangay. Makatutulong muna ito sa mga estudyante upang hindi na kailangang tumuwid pa sa ilog para lang magbasa ng mga libro na kailangan sa kanilang takdang aralin. Salamat kay sir nga inyong gimugna kini nga anong programa dere tungod sa mga estudyante diri sa kungan, ilabi na sa amo ang sitwasyon sa among dalan disod kaayo pag adto sa eskwelahan na apay og magbaha dili sila magka labang maglisod sila kay baha man. Salamat kay ko sir nga inyong ningihimo nga inyong gibtangan diri o mini library. Dagdag pa ni Nanay Jocelyn, mas mainam din umano na suportahan ng mga kapo niya magulang ang kanilang mga anak. Gusto po ko sa mga akong kauban rin ng mga ginikanan, anak po nita ilang buhaton nga, suporta po sila sa ilang mga anak sa pag-auhag nga, magkuan sila rin, magdili na sila magtapol sa pag-eskwela kay inyo namang gani dyan ning gihimo para dyan nga ang mga estudyante, madasid po sila sa usa pag-eskwela. Dahil sa hinaharap nating pandemya ngayon at para hindi mailagay sa alanganin ang kalusugan ng mga estudyante, bumuo ng inisyatiba ang San Vicente National High School upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Ito ay sa pamamagitan ng pag-extend ng Learning Resource Community Center o LRCC sa tatlong barangay dito sa munisipyo ng Glan, Sarangani Province. Binigyang diin naman ng school head ng San Vicente National High School na si James Yama ang layunin ng proyektong ito. Ang nagudyok sa amin sa San Vicente National High School na magtayo na or magtatag ng extension sa tatlong barangay, namely Barangay San Vicente, Kalpidong, and this Barangay Kungan, to decrease the non-reader of the school and to increase independent reader so that even in during pandemic we can distribute reading materials to all the students. Malaki ang maitutulong nito sa ating mga mag-aaral, lalo-lalo na sa tatlong barangay, Barangay San Vicente, Barangay Kalpidong, at mas lalong-lalo na sa Barangay Kungan kasi malayo ang lalakarin ng mga estudyante papuntang paaralan at tatahakin pa nila ang tatlong sapa. Sa ganitong paraan na mayroon na silang mini library sa kanilang barangay, mas lalong mahihikayat, magpupursigi sila sa kanilang pag-aaral. Samantala, inspirasyon naman para sa estudyanteng Cyril ang proyektong ito ng San Vicente National High School. Usahay dyan sir, maabot mga eskwelahan nga basa kay kanang usahay sir, maglabang, kanang maningkamot yung maglabang nga makaatog eskwelahan sir para lang yung makakatkon. Para na ay kanang nindot nga kaugmaan ko sir. Sir, nagpasalamat ko sa tanan nga teachers sa San Vicente National High School led by Sir James Yama. Nagpasalamat ko sir tungod kay gipamugna nila ni nga programa kanang mabutangan mi nga mabutangan mi mini library diri sa barang sa muang barangay kay sa kini nga pamaagi sir makatabang jud sa mga estudyante kay sa mga estudyante nga naglisod sa pag-answer sa among mga module sir. Ug kanang nagpasalamat po ko kay Ma'am Pinky Tanap sir tungod kay sa dako niya nga suporta sa kini nga programa ug sa among mga barangay officials. Nagpasalamat po ko kay tungod nang gi-accept nila ang offer sa mga teachers sa among eskwelahan nga mabutangan og mini library. Nagpahayag naman ng suporta ang punong barangay ng Barangay Kongan, Barangay San Vicente at Barangay Kalpidong sa LRCC na siyang proyekto ng San Vicente National High School. Una kong giarohag sa mga ginikanan po nga dapat eskwelahan yun ang mga bata kay dili na para sa unsa para na sa ilhang og maon pohon. Sa plastada na mo diri sa Barangay Kungan, kung wanto pa ng San Vicente, murag kung kay sa mga bata kayo sa mag-ulan, magbaha. So karon, di na sila malisdan kay na naman diri sa sentro. Murag na sir, muna hangyo ng kusginikanan po. Nga dili lang po isalig sa mga teacher ang ilang mga anak kay na sagad daghan yung badlumon naman yung mga estudyante. 100% nyo na. Kuha nyo na naman ang eskulahan. Ginasuportaran nyo na naman sa barangay o kung sa mga
sa mga mulok sa eskulahan, ipaabot na nila dari. Muna, maksudan po na mo kung saan mong matabang na. Kwan, depende sa ilang hid. Nalipay ko, nalipay miskonsiho nga nanay LRC diri tungod kay ang mga kabataan matagad yun sa ilahang pag-eskwela nga makakat-on yun sila sa ilahang pag-eskwela nga dili sila magligoy-ligoy kay nagpaduol man sila ha, ang maong balsahon din sa barangay Kalpidong diri sa barangay Hall. Hinimok naman ng North Glantu District Principal in Charge na si Pinky Tanap ang mga merong mababuting puso patungkol sa pagkakaloob ng mga libro para sa LRCC o Mini Library. Sa ating mga may mga mababuting puso, kung pwede naman, kung mayroon tayong pwedeng ibigay dyan, pwede naman kahit anong reading materials, aklat, pwede rin kung financial na pwedeng pambili natin ng mga reading materials na para sa ating mga learners. Lalong-lalo na hindi lang naman yung mga kabataan natin ang gagamit nito, kundi buong community, pwede rin ang mga magulang. Kaya sa mga school heads, hindi lang sa North Glantu, pwede kahit saan na mga school heads, pwede naman kayo magbigay ng mga reading materials para ilagay sa ating Community Learning Resource Center. Kaya ako'y nagpapasalamat na sa mga magbibigay pa. Nabatid din ng aming team kasamang ibang school heads ng North Glantu District na dumalo at sumuporta sa paglunsad ng Learning Resource Community Center ang daan pabalik sa pamamagitan ng pagtawid sa ilog. Kami po ay pabalik na ng North Glantu District Office at kasama ko ngayon ang aming District Supervisor, si Ma'am Pinky Tanap. Okay pa ba tayo dyan, ma'am? Mas prefer namin na maglakad na lang pa-cross sa kabilang banda para safer. Galing kami ng Barangay Kongan sa LRCC launching ng San Vicente National High School. May mga pagkakataon ding nagkakaaberya ang sinasakyang motor dahil sa tubig na mula sa ilog. Ito po ang nangyari dahil sa lalaking bato ng ilog. Nasiraan po yung isang kasama natin, si Sir James. Ewan ko, maayos pa ba ito? Pag hindi, siguro itutulak na lang natin hanggang sa kabilang daanan. Gayunpaman, hindi pa rin ito hadlang upang ihatid sa ating mga mag-aaral ang tamang kalidad na edukasyon at patuloy pa rin sa paghahatid ng serbisyo ang ating mga guro, umulan man o umaraw. Mula rito sa Barangay Kongan, Glan, Sarangani Province, kasama ang aming District Principal in Charge, Pinky Gonzales Tanap. Ako si Justin Calimperial para sa Sarangani Insider. Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan.